Praise God. You know, when you shout, God is good, it is actually a declaration of faith. Because you can still say good to God even if you don't feel good. Amen? Kahit na mga nangyari sa buhay mo hindi na maganda sa feeling ng iba, in fact, may mga taong magsasabi sa iyo na parang hinuhukuman ka na. May magsasabi sa iyo na parang yan ay kapalit ng mga kasalanan mo. May mga taong magsasabi sa iyo na nararapat lang yan sa iyo. Ganun ang mga salita ng mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Subalit mga kapatid, when you shout, God is good in the midst of troubles, in the midst of pain, it is about faith. Because you believe in God no matter what. Kahit ano pa mang mangyari sa buhay mo, marami ka mang pagsubok, marami ka mang kahirapan, marami ka mang kabigatan, but you know that God is good. And when you believe that God is good, all things will end up good. Because He owns the future. Hallelujah! Praise God! I would like to greet our visitors today. Meron po tayong bisita si Sister Justin Faye Barbo. Praise the Lord. Ayan. Bisita ni Brother Jay. Sister Lizelle Kapalaran. Bisita ni Sister Shane mula sa Montalban, Rizal. Binabati rin po natin ang itong mga product ng outreach nila Sister Rina Lee. Sa kalayaan, si Sister Andrea Kate Salunoy and Sister Lyra Pauline Gubaton. Oh, wow. Praise the Lord. Also, I would like to greet the visitors of Sister Beth mula sa San Mateo, Sister Rebecca Lubaton. And mula naman sa Blooming Tree, Sister Charlita Santerva. Praise the Lord. And binabati rin po natin ang bisita ni Sister Diane, Sister Kifidal Banyadera. Praise the Lord. Mula naman sa Batasan Hills. And of course, binabati po natin ang mga nasa online po natin mula po dyan sa Isabela, lalong-lalo na sa mga taga Kanyugan Norte ng Santo Tomas Isabela. Binabati ko po kayo dyan. Praise the Lord. Sister Jane, Sister Gemma, your families, the families of Sister Emeline, kasama din po natin dyan. Praise the Lord. So hindi na natin nababanggit kasi hindi na karamihan sa kanila hindi na bisita, but they are watching, they are in live with us live sa ating services. Binabati ko po si Sister Nanette Balacanaw and Brother Pedro Katagatan mula sa Isabela and Sister Sherma Katagatan, Sister Lexi Kilang. Yon, mga taga-Isabela po yon. Binabati rin po natin sa Bulacan si Sister Gemma Simon Baguno and Sister Karen Gingab. And binabati rin po natin dyan sa Bahrain, Sister Geraldine Bautista. And sa Taiwan, Brother Hans Macapia. Ito lahat ay mga bisita ni Sister Emeline. Praise the Lord. Binabati rin po natin mga taga Hong Kong. Ayan, mga kasama po natin ngayon. Praise the Lord. Ngayong umaga na ito, I know that there are times in our life that things doesn't go well. And isa sa mga magandang salita actually sa nung unang panahon, the villages have walls, the city has walls, the kingdom has walls, and there are guards roaming around, nag-iikot dyan. And then on the first watch, because ang orasan, nabanggit ko na sa inyo, ang orasan sa gabi, nung unang panahon ay first, second, third, and fourth watch.
and it is divided into 3 hours. And from 6 to 9, first watch, 9 to 12, second watch, 12 to 3, third watch, and 3 to 6 in the morning, that's the fourth watch. And every watch, they will shout, all is well. All is well. And when you hear that, ikaw ay isang ordinaryong mamamayan, makatulog ka na mahimbing kasi walang kalaban. Because all is well. Mga kapatid, kuminsan hindi sapat ang word na all is well para mag-pacify ng ating mga naramdaman. Sometimes, kahit na meron tayong mga gifted na mga kapatiran or pastors sometimes, leaders, that can actually give us encouragement at makapagbigay sa atin ng mga pananaw, mabagong mga pananaw natin. Yung mga kabigatan matanggal. Yung mga sama ng loob mapalabas. And after that, you feel good. You feel better. But sometimes, brethren, it's not enough to pacify or ibig sabihin para magtanggal ng lahat ng ating worries sa ating mga puso. In my experience, sometimes words is not enough. But if you feel the presence of God, dahil wala nang makapacify ng iyong pakiramdam maliban sa presensya ng Diyos. And when you feel the presence of God, all is well. Praise the Lord. Hallelujah. And that faith, brethren, that makes us, the Lord said, the just shall live by faith. Lahat po tayo, mga kapatid, ay umaasa lamang sa pananampalataya. But remember this, brethren, that faith alone doesn't work. Amen? Faith alone doesn't work because faith has works. If you believe that God can do something for you, that's faith. But you need to apply that faith in your life. Even God is good, but you don't do something, the goodness of God cannot be activated. Hindi siya ma-activate sa buhay mo. Kahit sabihin pa natin, mga kapatid, na ikaw ay nananampalataya sa Diyos, pero ang Diyos ay naghihintay ng isang bagay mula sa iyo. At yan ay ang inyong response. You know, all things would happen, bad or good, and it doesn't matter. Actually, it doesn't matter in your life. What matters most is your response. May mga tao magsasabi sa iyo ng masama. May mga tao magsasabi sa iyo na ikaw ay ganito, ganyan. It doesn't matter. It doesn't matter actually. May mga taong gagawa sa iyo ng masama. May mga taong mayroong mga balak sa iyo ng masama. Actually, it doesn't matter. What will matter most is your response. Paano mo at ano ang iyong action or response pagkatapos na marinig mo ang isang bagay. Pagkatapos na gawin sa iyo ang isang bagay. Kaya mga kapatid, my topic for today would still center on the life of Rahab na ating pong napag-usapan noong nakaraan. But this time, I would like to use her as the example of faith that works.
So lahat tayo dito mga kapatid, hindi po tayo exempted. Gustuin mo at sa hindi, meron kang pagsubok na dadaanan. Gustuin mo at sa hindi, meron kang problema. Mga kapatid, kung ikaw ay nag-iisip na po pwede kang maging exempted sa lahat ng problema, that is a wrong prayer. Kasi kung pwede lang yan, mga kapatid, kaming mga pastor, dapat wala ng problema. Amen? Kasi kami, nagtuturo kami ng faith sa inyo, so dapat may faith kami. So ang faith namin, if it is possible, can make us exempted of tribulations and pain and struggles. We will do that. Sino ba naman ang gusto na lagi ka na lang nagkakaproblema? However, mga kapatid, hindi po exempted ang kahit na sino sa atin. And if you do that alone, maaga kang bibigay. Dahil hindi sapat ang lakas mo para lumaban sa pressure na dumarating sa buhay natin. Kung kaya't ini-introduce ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin, para malaman natin na sa mga araw na ikay merong mga pinagdadaanan, tatandaan mo at posibleng sasabihin mo, nag-iisa ka na lang kasi isang yapak na lang ang nakikita mo sa daan. Naalala niyo yung kwento ng footprints in the sand? Kapag may pinagdadaanan kang, feeling mo nag-iisa ka. Kapag meron kang mga kabigatan, feeling mo nag-iisa ka. Kaya kapag lumingon ka, naawa ka sa sarili mo kasi nag-iisa ka lang. Naglalakad ka at tinitingnan mo sa likod mo, iisa lang ang yapak na nakikita mo. Kaya naisip mo, wala man lang sumasabay sa'yo. Wala man lamang tumutulong sa'yo, walang umaagapay, walang nagko-comfort, nag-iisa ka sa buhay. Pero kung meron kang Diyos, malaman mo na ang mga yapak na yon ay hindi mo yapak, kundi yapak ng Diyos, dahil sa araw na yan, binibit-bit ka ng ating Panginoon at kinukomfort ka ng ating Panginoon. Hallelujah! That's the difference between those people without God and the people who has God in their life. And when you believe that God is good in your life, God is able. He can do things, hallelujah, and nothing is impossible with your God. If He is a good God, then we must believe that He can do good works in our life. Hallelujah, through your faith. Mga kapatid, sa araw na ito, nawa mabuksan ang ating mga kaisipan. That if you do things with faith, may mga bagay na mangyayari sa buhay mo na hindi mo inaasahan, but at the end, it will give you the best life you could ever have. Sa ngayon, mga kapatid, mula pa kanina, siyempre naramdaman natin ang kabigatan ng bawat isa. May mga narinig tayong hindi magandang balita. May mga narinig tayong mga, actually, ilan lamang ang parang isa lang ang narinig natin na medyo ikangay nasa positive side. Halos lahat nandun sa kabilang side, and it is all right. It is normal. It is natural. Because we are traversing in this world, and we cannot expect that all things will be good. When you're sailing in the sea, all fishermen doesn't expect smooth sailing. One time, merong isang barko, tinitraining yung mga bagong marinero, at ang kapitan ay nandun. Sabi ng batang marinero, "Sir,
Mugang napakaganda at pabor sa atin ang panahon. Maliwalas, payapa, at napakatirik ng araw, napakatahimik ng dagat. Napakaganda ng araw na ito, sir, para sa atin. Sabi ng kapitan, "Boy, smooth sailing doesn't make a good mariner. Rough sailing does." Alam niyo kung anong ibig sabihin? Sa isang marinero, kailang maranasan niya ang napakatinding panahon para matuto siya at malaman niya at marami siyang matutunan. Wala kang matutunan sa buhay na dire-diretso at walang pagsubok. Diyan ko naintindihan bakit mayroong pagsubok. Kasi hindi ka pwedeng maging matatag kapag wala kang pagsubok. Pag iwasan mo ang pagsubok, hindi ka lalago. Bakit? Kasama yan sa pagtubo. Kasama yan sa proseso. Kasama yan sa pinapadala ng Diyos. Kaya kailangan mo lang, kapag ito ay nangyari sa buhay mo, ang kailangan mo lang ay ang mag-react, mag-response ng tama ayon sa sitwasyon ng buhay mo. Praise God! At yan ang nangyari actually kay Rahab. Merong mga threat, merong risk on both sides. In fact, there is risk on both sides. Nakwento natin sa inyo na si Rahab na tumanggap ng bisita, spies, two spies from Israel, and then natakot sila. And there are two risks. One is that kung ang mga Israelites ay siguradong lulusob at lahat sila papatayin. That's risk number one. The other one is, kung tutulungan niya ang spies, pwede naman siyang ipapatay at ang kanyang pamilya ng kaharian. So there are two risks. But Rahab choose the better. Nag-isip siya, kung ang Diyos ay kasama ng mga taong ito, kasi dumating sa kanila ang balita eh. At iniisip nila, aba, hindi ordinary yung mga taong ito. Ang gumagawa para sa kanila, Diyos. Ang lumalaban para sa kanila, Diyos. Sa pakiramdam ko, lahat kami, kung hindi kami lilipat sa Diyos na yan, mauubos kami. Kaya ang nasa isip ni Rahab, mas maigi na lang magsugal siya, namamatay siya sa kamay ng mga taga Jericho or sa hari ng Jericho, taking the risk na kung siya ay bigyan ng pabor ng Israel, siya at ang kanyang pamilya mabubuhay. That is why nakipag-negotiate siya sa mga spies at sabi niya, tutulungan ko kayong makatakas, pero ipangako niyo sa akin na ililigtas niyo kami, ililigtas niyo ako at ang aking pamilya. And that was the best decision na nagawa ni Rahab. Alam niyo kung bakit? Nakita ninyo sa chart na pinakita ko nung nakaraan sa pamagitan niya. Siya pala ang pagdadaanan ng lineage ng Messiah. Hanggang kay David. Imagine ka, great grandson niya si David. Alam mo yun? Isang napaka isang bagay na hindi mo yun makita pero naging bunga ng iyong tamang desisyon sa buhay. Lahat kayo ngayon, masasabi ko mga kapatid, lahat na nakaupo ngayon dito at nandito sa loob ng pamamahay ng Diyos, you made the right decision today. Being in the house of God is the right decision in your life. Marami mga ahatak sa'yo, ang sarili mo mismo humahatak sa'yo pababa. You know, the flesh, it always goes down. Ang laman, palaging pababa yan. Hindi yan umakyat. Lahat ng laman, pababa.
That is why ang gagawin ng laman sa iyo, hilain ka lang lagi pababa. But the spirit is different. The spirit always goes up. Kahit may physical nature, mga kapatid, sa natural na science, all matters goes down. But air goes up. Kaya nga sa totoo lang, merong mga namumuo na mga bagyo or mga ano, dahil lang mga ang hangin tumataas yan. So that's principle. Now ngayon mga kapatid, there are always two sides that you need to listen every morning, much more every Sunday morning. Ang isa dyan is your flesh. And the other one is the spirit. Sinong pakinggan mo sa araw na yan? Most probably, the others had listened to their flesh today. Because they are not here. We have vacant seats here. Pero mga kapatid, yan ay laban na hindi natitigil. Yan ang laban na araw-araw mong ipaglaban. Sa araw ng Linggo, marami ang mangyayari sa buhay mo na meron kang dahilan na hindi ka makapunta sa bahay ng Diyos. Pero kung balikan mo ang mga bagay, bakit hindi ako pupunta sa bahay ng Diyos samantalang napakabuti ng Diyos? Hallelujah! Praise God! So my topic for today is a faith with works. Is a faith that works. Amen? Maraming mga tao nagsasabi, lalo na sa mga hindi naniniwala na kailangan meron kang obedience. In fact, maraming mga tao nag-iisip na ang obedience daw is work, is part of work. So, yung binabanggit ng Ephesians, that you are saved through faith, not by works. So sinasabi nila, dapat ang ating isipin is that naligtas tayo na wala nang gawa talaga. All we have to do is to believe and have faith in Christ and then you're saved. Yan ang sinasabi nila mga kapatid. But is that principle supported by the Bible? Yung prinsipyo ba na yan ay sinusuportahan ba ng Bible? Mga kapatid, ngayong araw na ito malalaman natin na kung ikaw pala ay may pananampalataya, hindi sapat ang bibig. Hindi sapat ang salita na iyong bibig kasin. Dahil meron kang dapat gawin sa buhay mo. Because a faith with works is a faith that works. Ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 31, by faith the harlot Rahab perished not with them that believed not, when she had received the spies with peace. If you can notice here, brethren, that the faith of Rahab, ang epekto ng faith ni Rahab, ang siyang nagligtas sa kanila na hindi sila napasama sa mga unbelievers na lahat ay namatay. Why? Because she had received the spies with peace. So ibig sabihin, mga kapatid, ang nagligtas kay Rahab, hindi lamang nakinilala niya ang Diyos ng Israel, kundi gumawa siya ng isang bagay na pabor sa tao ng Diyos. Kung makita ninyo, mga kapatid, kung hindi niya tinulungan ang spies, ang two spies of Israel, kahit sabihin pa natin mga kapatid na siya'y naniniwala, naniniwala ako na ang Diyos ng Israel is the true God. Naniniwala ako dyan. Naniniwala ako na ang inyong Diyos, ang totoong Diyos. Pero sorry, hindi ko kayo pwedeng tulungan. Kailangan ko kayong isumbong sa hari namin. Palagay ninyo, ano nangyari kay Rahab? Kasama siya sa tinupok at pinatay sa Jericho. Now, brethren, sabi ng James chapter 2, ye see then how that by works a man is justified and not by faith only.
So mga amin mahal, hindi umuubra sa tao ng Diyos ang pananampalataya na hindi na ipapakita. Sabi nga rito, and likewise, also was not Rahab the harlot justified by works when she had received the messengers and had sent them out another way? Ah, nakita ninyo? Binanggit ulit si Rahab. Alam mo yon? With that deed, hindi nakalimutan hanggang sa dulo ng kasulatan. Alam mo yon? Pero walang alam si Rahab kung anong mangyayari. Hindi niya yun naisip na ganito abutin ang kanyang ginawa. Ang nasa isip niya lang, that is the right thing to do. Yun ang pinakatamang gawin ko. Kaya mga kapatid, ang inyong gagawin ngayon at ang inyong mga decision ngayon, hindi natin alam kung hanggang kailan yan at paano mangyari sa inyo. But there is something, hallelujah, by the hand of God. If you decide in favor to that God, believe me, brethren, God will arrange your future. Hallelujah! I-arrange ng Diyos ang dulo mo kung dito pa lang ibigay mo na ang lahat para sa Kanya. Maraming tao nag-worry sa future. Maraming mga tao nag-worry sa mga bagay na hindi pa nangyari. And tama lang kasi ang worry usually, mga bagay na paparating na hindi mo alam eh. Yun ang worry. Pero mga kapatid, ang mga bagay na yan ay walang matutulong sa'yo if you just keep on worrying and worrying for something that doesn't happen yet. Hindi pa naman nangyari, nag-worry ka na nag-worry. You know why? Because you don't have that faith. Wala kang pananampalataya sa Diyos. Tinatalikuran mo ang isang katotohanan na ang Diyos mo'y makapangyarihan, ang Diyos mo'y may kakayahan, at walang imposible sa Diyos. That's why you are worried. Kaya nga sinasabi mga kapatid, worry is the opposite of faith. Kaya nga, sabi rito, Rahab the harlot justified in works by works when she had received the messenger. For as the body without the spirit, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. So mga kapatid, tingnan natin maigi rito. The spirit is important to the body. Without the spirit, the body will die. And without the body, there is no soul. So the body and the spirit must go together. So without the spirit, the body is dead. The same with your faith. If your faith has no works, it is dead as well. Praise the Lord. Tandaan natin, works are the expression of faith. Isang katotohanan dito mga kapatid, na ang ating pananampalataya ay naipapahayag sa ating mga gawa. What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith? Sabi ng verse 14. And have not works, can faith save him? Ito yung gusto kong itanong sa mga faith only. Kasi tinatanong nila tayo, Jesus only daw tayo eh. Yung mga tao na yan, mga Jesus only, bakit hindi ba sapat sa'yo si Jesus? Ah, meron pa ba? Ah, meron pa ba? Kasi minsan tinatanong nila, ah, kayo pala, mga Jesus only kayo, o bakit? Meron pa ba? Sabi ng Bible, Acts 4.12, di ba? For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ano pang pangalan ang inaanap mo? Gusto mo, idugtong mo pangalan mo. Hindi ko maintindihan ng mga taong nagsasabi, Jesus only. Wow! Si Jesus lang? Pero tama naman, kung tutusin. Si Jesus lang talaga. Ngayon, kung meron ka pang nalalaman, saan mo mababasa na meron pang ibang pangalan makaligtas sa'yo?
No, ngayon, itong matindi sa kanila, faith only naman sila. So, maliligtas daw ang tao sa pananampalataya lang. Pero ang tanong dito ni James, Apostle James, what doth it profit, my brethren, though a man say have faith and have not works, can faith save him? Ibig sabihin, mga kapatid, I believe 101% of the people inside this house believe that there is God. Amen? Everybody here 100% believe that Jesus is God. Pero ilang porsyento ba ang willing sumunod kay Jesus? Tanungin natin ang ating mga sarili. Ilang porsyento ba dito ang willing na sumunod sa Diyos? You believe in God, but you don't want to follow Him. Amen? Tanungin ko ulit, sinong naniniwala dito sa Diyos? Sino? Ang mga hindi nagtaas ng kamay, bigyan nyo ng merienda at pupwede na sila sa likod. Baka gutom lang. No, ngayon, isang tanong. Dahil naniniwala ka na may Diyos, willing ka rin bang sumunod sa Diyos? Taas ang kamay ng willing sumunod sa Diyos. Praise the Lord! So wala akong problema ngayong araw. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Your faith must have an action. Because if you believe in God and you have faith in Jesus Christ, there should be a revelation, there should be a manifestation of that faith. Parang pagmamahal lang yan. Sinasabi mo mahal mo yung tao pero wala ka naman pakialam. Amen? Sinasabi mo na mahal na mahal kita pero wala ka naman pakialam kung ano na nangyari sa kanya. Di ba? Sinasabi mo na mahal kita pero ni Kindi, wala ka pang may binigay. Amen? Kahit na lang quick-quick. Wala man lang. Oh, tapos sabihin mo, mahal na mahal kita, lahat buong buhay ko para sa'yo. Pero ni minsan, wala ka pang may binigay. Can love save you? Ha? Salita lang ba? Ang po pwede mong sabihin, you can, kahit anong sabihin mo sa isang tao na, I love you, 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 from earth to moon, moon to earth, I love you, I love you, I love you, I love you. Pero wala kami ginagawa, hindi niya rin naramdaman, there is no love. It's just words. And words are easy to say. Tama? Madali ang salita. Napakahirap ang gawa. No, ngayon, ito ang sitwasyon na sinabi ni James. If a brother or sister be naked and destitute of daily food, kunwari, walang damit, pulubi, walang makain ng isang kapatiran or kapatid mong kapatid, kapatiran nito, brother and sister ang tinutukoy. And one of you say unto them, depart in peace, be ye warm and filled. Wala kang may binigay, sasabihin mo sa kanya, magpakabusog ka. Gutom yung tao, tapos sasabihin mo, my prayer is for you, go and be filled. Pero halos na maluktot na ang tao sa gutom, mga kapatid, itong sabi ni James, notwithstanding, ye give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Ha? Ano daw yung mabuti doon? Mabuti ka nga, hindi mo siya, hindi ka nandiri. Diba? May malala pa. Yung pulubi darating, mandiri ka pa eh. Uy! Lumayo ka. In Jesus' name. Wow. Nirebuke mo pa. Oo. Oh. Ay, taong grasa yan. Taong grasa yan. Dito ako. Diba? Oo. Oh. Malala yun. Kasi hindi ka na nagbigay, nandiri ka pa.
Pero ito, hindi ka man nandiri, nag-pray ka pa. At sinasabi mo sa tao, my sympathy is with you. My heart belongs to what you are suffering right now. Go and be filled. Magpakabusog ka, gutom ka ba? Sige, gutom ka. God will provide. Umuwi ka. Mabuti sana kung pauwiin mo, tapos sabihin mo dun sa kapatid, bumili ka ng grocery, unahan mo, ilagay mo sa bahay niya. O di maganda? Di ba? Pinong sasabihin mo na, bahala na si Lord sa'yo. Saan ang pananampalataya mo? Ang pananampalataya mong, alam mo, pakainin siya ng Diyos, pero merong ka, hindi ka kaya magbigay. Saan doon? Ang sabi nga rito, mga kapatid, even so faith, if it had not works, is dead, being alone. So faith has no power being alone. Tandaan po ninyo ito, mga kapatid. Ang sinasabi ko, kahit ang faith na sinasabi mo na iligtas ka ng Diyos, you must respond properly. Tandaan ninyo ito, wala kami ginawa. Sasabi mo, ano na lang, fake nga yan eh. Wala ka naman dapat gawin, di ba? Pero actually, kahit yung sasabihin mo na hindi ka maano, may pananampalataya ka, Lord, save me. But within your heart, po pwedeng mangyari na nagdadalawang isip ka, ililigtas ka ba o hindi? But if you put in your heart, walang mangyayari sa akin. May Diyos ako, may kapangyarihan ng Diyos ko, walang mangyayari sa akin. That's faith with works. It works. Kaya mga kapatid, sabi rito sa 18, yeah, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without works, and I will show you my faith by my works. Praise the Lord. Pwede ka magsabi na, I have faith. I am a faithful man. I am a man full of faith. But without works, wala ka namang may ginawa. Pero ang sabi ni James, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa. At ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Meaning, mga kapatid, sometimes marami tayong alinlangan sa buhay. At ang dahilan, sometimes naapektuhan ng ating paglilingkod sa Diyos. Minsan may mga taong ay hindi muna magsimba kasi kailangan niya magtrabaho kasi wala siyang makain. Amen? But he also believed in God. He believed that God is able, God will provide. Yun ang iniisip niya. But his action doesn't go well with that faith. Bakit? Hindi ka sumasabay doon ang action mo taliwas sa pananampalataya. Kaya iniisip mo, wag na muna ako magsimba kasi kailangan kong magpahinga o kaya kailangan kong magtrabaho. Mga kapatid, ang ganong klaseng pananampalataya ay merong negatibong gawa. May gawa siya pero negatibo. Kumbaga ganito lang yun. May pananampalataya ka, dito ay negative action, this one is positive action, ang pinili mo yung negative action. And so that faith will not work. Kaya nga na, kapag ikaw ay bumangon, may sakit ka, may nararamdaman ka, marami sa atin ngayon may karamdaman, nakita ko, narinig ko. In fact, sabi ko nga, kahit ang mga bata natin, mga anak, medyo may mga karamdaman. Sabi ko nga, kumakanta mga bata, parang walang mga baterya. Praise the Lord. Nakita nyo ba? Ang energizer, di ba? Merong boom, 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 lubat. Pag
pinalita mo ng baterya, boom, 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 boom. Di ba? Oh, bakit kaya matamlay ang tao? Tapos biglan na, mayroon din namang masiglang tao. Kasi mayroon mga bagay na nag-i-energize sa atin. Mayroon ding mga bagay na nagpapalubat sa atin. Alam nyo ba yon, mga kapatid? Anong nagpapalubat sa tao? Mga karanasan niya, mga problema. Number one, magpalubat ang problema. Sino short circuit niya ang positive at negative sa buhay mo? Lubat agad. Pag problema dumating sa buhay mo, lubat ka kagad. Minsan nga, mayroon pang ang saya-saya mo, ang saya-saya ko, ang saya-saya ko. Tapos may biglang bad news dumating. Ganun ba? Ano na lang tayo? Lord. Diba? Lubat ka kagad. May mga bagay, mga kapatid, sa buhay natin. Bakit ang tamlay-tamlay mo? Maraming mga dahilan kung bakit matamlay ang tao sa pagpunta sa Diyos. Isa na dyan, kulang sa tulog. Kung kulang ka sa tulog dahil sa trabaho, then you have to praise God because your time is the most expensive time you can spend with God. Ang tawag ng Diyos dyan, golden time. Yung galing ka sa trabaho, tapos sinisikap mo, alam ninyo mga kapatid, nung dati nagtatrabaho ako, ang layo ng aking tinatrabahuan sa aming church is about 45 kilometers. Tatlong sakay? No. One, two, yeah. Tatlong sakay. Palabas. Then mula dyan, papunta doon sa Bacolod, from Bacolod to Talisay. Ang ginagawa ko mga kapatid, ang aking duty 11 to 7, ang service 9 o'clock. 2 hours lang ang aking pagitan mula sa pagano. So ang ginagawa ko mga kapatid, eh nandun ako na assigned sa boilers. Alam niyo yung boilers, yung gumagawa ng steam. Ang aming panggatong bagaso. Ang bagaso, yung mga residue ng tubo na pinipiga, di ba? Tapos pinapatuyo. And then yun ang panggatong mo doon sa apoy. Tapos magpo-produce ng steam. Ang steam naman magluluto ng asukal. And then magpapaikot ng turbina, magpapaikot ng mga molino. Yun kami ang pinaka-blood ng industry. Nandun kami. So, siyempre, 8 hours kang nandyan, puno ka ng mga bagaso. Wala kang tulog, puno ka ng dumi, ang aking damit, dala-dala ko na yan. Pagkatapos, magilamos na lang, pagpagin na lang ang mga ulo, matanggal lang ang mga likabok, tapos bihis na, ang labas 7 o'clock, 6:59, nasa bandi clock na. Nagabang na, nagaganyan na ng time card. Pagkatapos, pag-punch, takbo! Ganon ang buhay ko, karamihan yan mga kapatid, kasi karamihan ang duty namin, although paikot kami, pero sa isang bawat linggo, kumbaga, nag-iikot kami. So, in 1 month, 2 beses mangyari sa akin yun. Takbo ka na, doon ka na, sasakay ka ng tricycle dahil hindi mo na pwedeng hintayin ng shuttle, lalabas ka. Tapos, sasakay ka ng van papunta sa Bacolod, and then from Bacolod, sasakay ka na naman ng jeep. Pagdating mo sa church, mga kapatid, in time na mag-start ang service, ako ang MC. Ganon ang buhay ko. Ako pa ang MC. Naranasan ko mga kapatid na habang nandun sa band, doon ka pa, wala kang tulog, doon ka mag-aaral. Sometimes pwede mong tanungin ang sarili mo, para pinaparusahan mo ba sarili mo? Pero ang tanging nalagay sa aking isip mga kapatid, anumang oras, anumang segundo, minuto na ginawa mo para sa Diyos, hindi sayang. Walang sayang pagdating sa mga bagay na inalay mo sa Diyos. Praise God. And in fact, sasabihin ko sa inyo, sa mata ng Diyos, that is the most expensive time. Marami kasing mga tao nagbibigay ng excess. Pupunta sa simbahan, sasabihin nila, Sunday ngayon ah, parang wala naman akong gagawin, makasimba nga. Wow. Last option. Amen?
nakasimba ka, ang tingin ng Diyos diyan, barat yan na oras. Barat na oras yan. Walang halaga na oras yan. Sa totoo lang mga kapatid, yung oras na pinunta mo rito pero merong sakripisyo, yan ang pinakamataas at pinakamahalagang oras na may bigay mo sa Panginoon. And that's the work of faith. Sa totoo lang mga kapatid, kaya kayong mga nagtatrabaho na hindi pa kayo natutulog, huwag niyong isipin na nag-iisa kayo, marami dito natutulog kahit walang trabaho sa gabi. Hallelujah. Kung natutulog ko nga, may, minsan nga, mas mabuti pa yung may trabaho, nag-ano, yung hindi talaga nakatulog, kasi pinipilit talaga. Alam mo na yun eh, alam mo na lumalampas na minsan yung mga sinasabi mo, hindi tumatalab eh, gumaganyan. Pero yung mga hindi nagtrabaho, ang sarap ng tulog. Kaya sa totoo lang, kung na-discovery ito ng mga taong hindi makatulog, ng pakikinig pala sa salita ng Diyos, nakakapatulog, hindi mo na kailang bumili ng sleeping pills. Hindi mo na kailang magpa-doktor, Dok, hindi ako makatulog, Dok. Siguro, sabihin naman, kung may doktor tayong naka-observe, sasabihin ng doktor, simple lang, attend ka sa Acts Evangelism. Ha? Dahil dyan, magdala ka na ng unan mo. Praise God. Ha? Minsan na, napunaan nyo ba yon? Sa mga Bible school students, pag nagbasa na ng Bible, bumibigat ang mata. Ang mga talukap, parang tigi isang kilo. Minsan tukuran mo na yan, kahit tukuran mo pa, talagang sasara. Alam niyo, sa totoo lang yung hindi mo maintindihan yon. Kahit sa classroom, bakit pag nag-lecture, ang sarap talaga matulog. Pag nagsasabi ng ang teacher, okay class, our lesson for today is about mathematics. 1 plus 1 equals 2, 2 plus 2 equals 4. Pag lingon niya, nakagano na yung estudyante. Ang alam niyo kung anong energizer dyan? Yung tunog ng bell sa recess. Sing! Oh! Recess na! Recess na! Hallelujah! Praise God! Sa totoo lang, mga kapatid, sabi ng Bible, the flesh is willing. Sorry. the spirit is willing, but the flesh is weak. Yun yung sinasabi ng pagbangon mo. Marami sa atin ang ganun, mga kapatid. Marami sa atin ang parang ayaw magbangon. And that is a struggle. Alam ninyo, sa totoo lang, mayroong mga tao pupunta sila sa simbahan, walang pamasahe. And that is a good reason not to go. Tama? Tamang dahilan yun. Wala ka pamasahe. Kalahin mo lalakad ka, tatlong kantong layo nun. Tatlong kanto. Layo. Oh. Pero mga kapatid, kung ikaw galing ka sa Cubao, wala kang pamasahe, nilakad mo hanggang dito mga kapatid. That is the most expensive time you can ever give to God. Hallelujah. Sa totoo lang mga kapatid, kaya sa mga inyong may mga presyo ang pagpunta nyo sa church. Minsan, alam niyo mga time, sisimba ka, ayaw ng asawa mo, ayaw ng mga anak mo, ayaw ng magulang mo, ayaw kang pasimba, hindi gusto mong magsimba. Kapag nakasimba ka, mga kapatid, that is the golden time that God is willing to receive. Hindi nagustuhan ng Diyos ang mga offerings na walang kahirap-hirap. Naalala ba ninyo yung isang bao na mahirap, and then pagkatapos sa katabi niya merong mayaman? At nung nagbibigay na, halos nahiya siya pero binigay niya
ang ilang sintimo na lamang ng kanyang pera nilagay niya. Samantalang mayaman, may parang may trumpeta pa, may tunog pa, may banda pa. At nagbigay siya sobrang laki. So kung ikaw, sa mata ng tao, sino ang magustuhan mo? Siyempre yung nagbigay ng malaki. Di po ba? Wow! Ang galing niya. Akalain mo yun? Binigay niya sa offering plate, 10,000. Siyempre di mo bibigyan pansin yun, yung isa piso lang eh. Pero ang Panginoon nakatingin pala sa likod. Ang sabi ng Panginoon, sa palagay niyo, sinong mabibless sa dalawa? Ang sabi ng Panginoon, yung babae na yon na mahirap, yung piso niya, yun na lang ang pera niya. Binigay niya pa sa Diyos. Ang mayaman, ang binigay niya actually, excess lang ng pera niya. Ibig sabihin, barya lang yun sa pera niya. Sa mata ng Diyos, ang piso di hamak na mahalaga at mas mahal kaysa libo-libong ibinigay ng mayaman. Because of the price, how it was given. Kaya mga kapatid, ang inyong mga sarili, ang inyong pag-join sa inyong mga small groups, ang inyong pag-join sa inyong mga devotion, ang pag-join sa inyong mga cell groupings. Mga kapatid, alam niyo, pagod kayo, hindi ka na halos, galing ka na sa trabaho, but if you spend time, you make your way na maka-join ka mga kapatid, that is a very expensive time. And that is not a waste. It is not a waste. Ang inyong mga talento na ibibigay ninyo, mga kapatid, kahit na sabihin mo pa nahirapan ka, subalit kung ibigay mo yan sa Panginoon, with all those hindrances, lahat na lang na mayroong karing dahilan na po pwedeng hindi. Pero kung ibigay mo sa Diyos, yun ang sinasabi ng ating Panginoon, buy me pure gold. When you say buy, meaning mga kapatid, you spend. And that is your work. You have faith that God will bless you, but you have to spend these works, you have to do these works para mag-energize ng inyong mga pananampalataya. Dahil ang sabi nga ni James, mga kapatid, but wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead. Ang sabi niya kanina pala, mga kapatid, Yaman may say, thou hast faith and I have works. Show me thy faith without thy works and I will show thee my faith by my works. Itong sabi niya, tingnan niyo maigi. 19. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. Itong napakatibay na verse na nagsasabi na iisa lang talaga ang Diyos. At kahit nga ang diablo na kumikilala at nananampalataya at nanginginig pa na iisa lang ang Diyos. Kaya itong mga taong ito na nagsasabi ng Diyos dalawa, tatlo, hindi ko maintindihan. Kasi ang ama nilang diablo, naniniwala nga iisa sila dalawa. May tatlo pa. Alam niyo kung bakit naniniwala ang Diyos na isa lang ang diablo na bakit na isa lang ang Diyos? Bakit siya naniniwala? Kasi nandun siya. Alam niya, isa lang ang Diyos doon. Praise God. Kaya ang ginagawa niya dito sa tao, kinukonfuse niya ang tao at sabihin niya, huwag kayong maniwala na isa lang ang Diyos. May dala tatlo yan sila doon. Kita ninyo mga kapatid, kahit ang diablo nanginginig pa nga eh. Ikaw, pag sinabi mo bang there is one God, nanginginig ka ba? Oh. Naniniwala ka ba sa nag-iisang Diyos? Nanginginig ka ba? I believe that there is one God. Hallelujah. There is only one God. Diba?
Ang diablo nanginginig pag sinabi mo lang ang pangalan ni Jesus. Ang diablo nanginginig. Kasi alam niya yung pangalan na yan, yung makapangyarihan na pangalan na yan, yun ang nagtalo sa kanya. Yun yung pangalan na yun. Yun lang, hallelujah, ang pinaka-passport mo para makabalik ka sa langit. Makapunta ka sa langit. At kilala niya kung kanino pangalan yun. Kaya siya nanginginig. Pero mga kapatid, pag pinag-aralan mong sinasabi ni James, ito ang katotohanan sa ating mga apostolik. Kahit naniniwala ka pa na may isang Diyos, tama ang iyong ginagawa. Tama. Ibig sabihin, mga kapatid, singit ko lang sa inyo, pag meron dito naniniwala na hindi iisa ang Diyos, masama ang ginagawa. Pag naniniwala ka na may isang Diyos, tama ang iyong ginagawa. Pag naniniwala ka pang dalawa o tatlo ang Diyos, masama na ang ginagawa mo. Pero itong sabi niya, naniniwala kayo na may isang Diyos, tama ang inyong ginagawa. Maging ang diablo, naniniwala din at nanginginig. Pero mga kapatid, hindi sapat na wala ka may ginagawa. Ang sabi niya, but wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead. Meaning, you are a believer of one God, you're doing well, but that is not enough. You must express your faith by your works. Now, was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon his altar? Kalay mo yun? Kaya bang patunayan ni Abraham ang kanyang pananampalataya sa Diyos kung hindi niya inoffer si Isaac? Di ba? Napatunayan ang kanyang pananampalataya, he was justified. Because he is willing to give even his only son, Isaac, and offer it to God. Mga kapatid, ang lahat ng pananampalataya na sinasabi, napakadali sa bibig. Pero ang tangi lamang magpapatunay na meron kang ang pananampalataya, ang iyong ginagawa. And sabi nga rito, since thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Praise the Lord. And sabi niya nga rito, mga kapatid, when Abraham offered Isaac, it is an expression of his faith. So may mga bagay, mga kapatid, tigilan natin ang confusion. I mean, ang isang bagay sa isip natin na kampante tayo, na naniniwala tayo sa Diyos, na meron tayong pananampalataya sa Diyos, but we are not doing anything for Him. Faith must be coupled by obedience in order to be saved. Mga kapatid, marami sa mga bisita, kahit sa mga crusade na aking nasaksihan, mga kapatid, tanungin mo ang lahat na nandun, they believe in God. They have faith in God. But when you ask them, tanungin mo sila, gusto mo ba't willing ka bang sumunod sa Diyos? Opo. Willing po akong ibigay ang buhay ko. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, magsisi ka ng iyong kasalanan. At sabi niya nga, maliban sa tao may panganak sa tubig at espiritu, hindi siya makapasok sa karayan ng Diyos. Ang sabi ni Pedro, nung tinanong siya nung gagawin, magsisi ka ng iyong kasalanan, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus at magtanggap ng banal na espiritu. Gagawin mo ba o hindi? Pag-isipan ko po. Diba? If you have faith, what is written in the Word of God, you have the will to follow. So kahit anong sigaw mo, I have faith in God, but you don't listen to His words. Hindi ka naniniwala sa Kanyang salita, hindi mo na ipapakita ang pananampalataya.
Ang sabi mga kapatid ng Mark 16:16, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ibig sabihin mga kapatid, kung nananampalataya ka, ang next na response mo dapat is baptism. You need to get baptized in the name of Jesus Christ. You say that you believe in God is not enough. There is a need na ikaw ay mag-respond ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ganon din mga kapatid ang nangyari sa mga taga-Samaria. Sabi ng Acts chapter 8 verse 12, but when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. You see? When they believed Philip, they decided to get baptized. Sa aming mga mahal na bisita, kapag ikaw ay nagsasabi sa iyong sarili na ako'y naniniwala sa Diyos, isa lamang ang tanging paraan na mapatunayan mo na nanampalataya ka nga sa Diyos, ang pagsunod ng kanyang salita. Praise the Lord. During the time of the eunuch and his and Philip, alam ninyo mula sa Samaria, sinabihan si Pilipi, Pilipi, pumunta ka sa south, sa paglampas ng Jerusalem, doon ka pumunta. So pumunta si Pilipi. In fact, hindi po siya dinala. No, contrary, that is after na kinuha siya ng Diyos. Hindi po siya dinala ng Diyos, tapos tinabi sa eunuch. Basahin ninyo maigi. Hindi po. Pumunta po siya talaga doon sa dulo ng isang Jerusalem, sa south side, kasi nandun siya sa northern side ng Israel. Pumunta siya sa, kasi galing siya sa Samaria eh. So Samaria is the northern kingdom. So it is on the upper part of Israel. So sabi ng spirit sa kanya, punta siya sa south downwards, at doon sabi niya merong mission ng Panginoon. Hindi actually binanggit ng Panginoon kung ano ang kanyang mission, napunta lang siya doon. At nung napunta siya, habang naglalakad siya, narinig niya ang eunuch doon sa kanyang chariot nagbabasa ng scripture. Ang eunuch na yun, mga kapatid, ay may malaking responsibility, authority sa kaharian ni Queen Candace ng Ethiopia. So nung unang panahon pa man, yung Ethiopia, mga kapatid, marami na po yung mga mananampalataya. Pero yung eunuch is like a executive secretary ng reyna, at nagbabasa siya. Alam niyo ba kung anong binabasa niya? Isaiah 53 verse 7 to 8. Akalain mo yun kung gaano ka ano ang Bible, kasi yung Old Testament keynote ng isang tao along the way, ibig sabihin ng scripture, talagang napipreserve. Nung marinig ni Pilipe, tumakbo siya sa tabi. Sabi niya, naintindihan mo ba kung ano ang nakasulat? Sabi naman ng eunuch, paano ko maintindihan kung walang may magpaliwanag? Gusto mong maintindihan yan? Tikil mo naman. Lapit ni dila ni Pilipe sa katatakbo. Sabi ng eunuch, sige, akyat ka. Pag-akyat, nag-usap sila. Pinaliwanag ni Pilipe. Sabi niya, sino bang tinutukoy dito? Yung propeta ba? Or may paparating pa? Sabi ni Pilipe, yan ang mismo si Jesus. Nag-Bible study, mga kapatid. Nakita ninyo dito? Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. And as they went on their way, they came unto a certain water. Oh, nakita na. Ibig sabihin, hindi lang to simpleng Bible study. Naipaliwanag sa kanya na ngayon, ang kailangan mo para ikaw ay makapagsimulang maglingkod sa Diyos, para sa bagong buhay mo, magsimula ka, kailangan mong mabautismuhan. Hallelujah. Kaya nasabi ng mga eunuch, aba, may tubig! May tubig! O anong sabi niya? And the eunuch said, see, here is water! May tubig! What that hinder me to be baptized? Wow!
Yun ang magandang reaction, mga kapatid. Pag nakita mo, narinig mo ang plano sa kaligtasan, ang next mo na tendency, ayan naman, ano pa bang makahadlang sa akin? May tubig na, oh. Gusto kong magpabaptize. Praise God! Pero ang sabi ni Philippi sa kanya, and Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. Ito yung sinasabi ko. Kung ang bautismo mo noon, hindi mo naintindihan, I suggest magpabaptize ka. Kasi ang kailangan na mabautismohan ka, naniniwala ang puso mo. At alam mo ang bautismo. Kaya sabi niya, and he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Kalahin mo yun, gano'n kaya kalayo na Bible study yun, ano? Kasi mula sa prophecy, papunta sila sa plan of salvation, and then hanggang sa oneness of God. Diba? Hanggang sa one God, mga kapatid, na ituro sa kanya. And in verse 38, and he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water. Kaya mga kapatid, bumaba sila sa tubig. Yung mga bautismo ngayon na sinasabi na pwede lang yung puring, ilagay lang o kaya sprinkling, hindi po yan biblical. Kasi kung pwede yan, palagay nyo, walang tubig sa chariot. Galon-galon ang tubig sa chariot. Eh kung pwede lang naman ng isang tabo, ay pwede na ba? Ah, habang nagtumatakbo, sige na, ito naman, may isang galon na tubig. Nakabili ako sa 7-Eleven, meron ako. 6 liters, pwede na ba ito? Eh kung tabo lang kailangan, abay po pwede na, buhusan lang. O, di ba? Pero hindi eh, hinantay nila at nung makita yun, may tubig! May makahadlang pa ba para mabautismuhan ako? May tubig, oh! That is faith with works. You have faith and then you responded properly. You made the right reaction. Kaya nung bumaba sila, nakita nyo bumaba sila, kasi ang bautismo, mga kapatid, kailangan mong ilubog sa tubig. Kailangan mong ilubog. Walang choice. Kasi kung may choice lang, bibigyan ko choice si Sister ano? Sister Cindy. Kasi takot siya sa tubig, naluno daw siya nung maliit pa siya eh. Makita niya palang ang tubig, gusto niya nang tumakas eh. Oo, bigyan mo siya choice. Kaya lang, sir, sorry, walang choice eh. Kailangan talaga ilubog kasi ang nililibing natin, hallelujah, ang lumang sindi, ang lumang pagkatao nilubog natin. Paglabas mo, the Bible says, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Bagong nilalang ka. Hallelujah. Sa mata ng tao, ikaw pa rin. Baka nga nakilala kanila sa mga masamang gawa noon yun. But when you get baptized in the name of Jesus, ang lahat kalimutan ng Diyos, magiging maputi ka kagaya ng niebe. Hallelujah. Do your sins be scarlet, they shall be white as snow. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang eunuch, nag-desisyon, hindi niya na pinalampas, hindi niya man lang inimbitahan si Philippe na sabi niya, gusto ko magpabaptize, pero pwede bang doon na lang sa bahay? Kasi magandang swimming pool namin doon eh. Di ba? Hindi. Automatic. Oh, tama. Today is the day of your salvation, not tomorrow, not next week. It's today. Dahil kapag dumating ang Diyos mamaya, mga kapatid, alauna ng hapon, saan ka? Binigyan ka ng Diyos ng tsansa. Sabi ng iba, kailangan ba talaga yung para maligtas ka? Paano naman yung mga nandun na nakaratay? Paano naman yung mga nasa ospital? Paano? Eh, nag-uri ka dun sa mga nasa ospital, tapos ang kaluluwa mo, hindi ka nag-uri? Magpabaptize ka kaya ngayon? Amen? Saka mo i-mission yung sa hospital? Amen?
Worry ka ng worry doon sa mga taga-bundok na hindi sila makarinig, hindi sila makano. Eh, kaya magbabaptize ka, tapos puntahan mo yung mga taga-bundok na sinasabi mo. Yung mga taong hindi nakaratay na hindi makabangon, puntahan mo. Yan ang tamang reaksyon. Yan ang tamang aksyon, mga kapatid. We are saved. Tama po yun. We are saved through faith and not by works. Kasi ang totoo dito, hindi ka nagtrabaho para bayaran kasalanan mo. Because ang lahat na yan, ginawa na ni Jesus, your faith is revealed in your works. Praise God. So if you have faith in Jesus Christ, good works shall abound in you. Tama? Kung may pananampalataya kay Jesus, good works shall abound in you. Not because you are good, but because you have Jesus. So hindi dahil mabuti kang tao, kundi naging mabuti ka dahil kay Jesus. Praise the Lord. Now, sabi ng Galatians 6:9, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Nakita ninyo mga kapatid, kung ano man ang inyong mga ginagawa, pinaplano, mga vows ninyo sa Panginoon, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mapagod, mga kapatid, kung ano man ang mga bagay na pwede nating magawa para sa bahay ng Panginoon, para sa mga kapatiran natin, mga kapatid, in due season, you shall reap. Praise the Lord. Sa Tagalog, mga kapatid, kaya't huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Hallelujah! Kahit hindi man magandang nangyayari sa buhay natin, kahit meron man tayong mga pinagdadaanan, kahit meron man tayong sakit, kahit meron man tayong hirap, meron man tayong gutom, walang pera, walang makain, mga kapatid, just do good works. Gumawa ka ng mabuti. At alam nyo ba mga kapatid, napakaraming gawa ng mabuti. Ang pagpunta sa bahay ng Diyos, gawang mabuti. Ang pagsamba sa Diyos, gawang mabuti. Ang panalangin, gawang mabuti. Ang pagtulong, gawang mabuti. Hallelujah! Lahat ng mga bagay, maisip mo na magagawa mo na isang mabuting bagay, gawin mo lang. Because on the day will come, you shall reap. Aani ka kung hindi ka lamang susuko. Marami sa atin mga kapatid, sumusuko. Palabas na ang ani. Sayang. Mayroong mga tao, andun na sa tuktok. Pagkatapos niyan, blessing na sana ng Diyos, sumuko pa. Praise God. Sa Diyos, hindi ka makaani hanggat hindi ka makalampas sa dulo. Kung hindi ka makarating sa dulo, walang ani. Kaya mga kapatid, ang laban dito sa paglilingkod sa Diyos, consistency, walang susuko, kahit mahirap, hindi susuko, wala ka ng pangbayad, hindi pa rin susuko, wala ka ng pamasay, hindi pa rin susuko, wala ka ng pagkain, hindi ka pa rin susuko, wala ka ng damit, hindi ka pa rin susuko, hallelujah, kahit anong hirap, hindi ka susuko. Oh, hallelujah! Put that in your mind. I will not give up. I will not back down. Hallelujah! Gusto kong i-share sa inyo ang last na payo ni Apostol Pablo. Ang sabi niya sa 1 Corinto 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast. Steadfast. Unmovable, always abounding in the work of the Lord. Wow! Dapat mga kapatid, abundant ang ating mga ginagawa sa Panginoon. For as much as you know, tingnan ninyo ito. May mga napapagod ba ngayon? Ha? Lumapit kayo sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Praise the Lord. Tandaan ninyo, pag sinabing labor, mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoon. Ang sabi niya, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Basahin natin lahat ito sa Tagalog, mga kapatid, in verse 58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid,
magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hallelujah!